So, hello mga ka-Facebook! I'm back! It's me, Jezebel Grace Modesta. Tomorrow ang babae hindi nagsusuklay. Charot! So, ganyan lang talaga yung hair ko. So, ayan guys, ang topic natin for today's video tungkol sa ginawang music video ni Makagago kay Antoinette. So, ayun naman pala mga ka-Facebook, meron naman palang dahilan kung bakit siya gumawa ng music video para kay Antoinette at Wamos. At naglabas lang pala siya ng kanyang sama ng loob sa di umano'y hindi pag-iimbita ni Wamos sa first birthday ni Baby Michor. O diba? Kung ako naman siguro sa ganung sitwasyon, no, yung kaibigan ko nagpa-first birthday tas hindi ako invite. And then yung bago lang niya kakilala, yun ang in-invite niya. Aba, Diyos ko! Siguro sobrang sakit din na itong dito, diba? Charot. Ayan. So guys, sa mga hindi pa nakapanood ng video ni Makagago, tara, samahan niyo akong panoorin ang kanyang video. Sa mga kahombre ko dyan, Makagago, what's up, man? Ano naman nga pala to? At syempre, mga kahombre ko, eto na, ha? Bali, meron akong comment regarding dito sa alam niyo nang lahat, yung children's party na nag-turn into kalokohan ata. Parang ano, sobrang labo at sobrang layo po sa realidad nung title, nung invitation nila kaysa dun sa mismong party. Kakaiba ka talaga, Wamos. You're the man. Ngayon, iisa-isahin natin point per point, beat per beat. Okay, eto yan. Ano po kayang pumasok sa utak nitong si Antoinette at nagsayaw siya ng ganyan? Yung mga tao na umattend, hindi na nila alam kung ano ba talagang pinunta nila doon. It's either club, stag, or bachelor's party, or first birthday party. Ano ba talaga? Mga wala na kayo? Gago. May pakiramdam nga din ako na nagpapwetto at retoke kasi pinaghahandaan niya talaga itong first birthday ng gwapong-gwapong si Baby because this is her moment to shine. In fact, yung damit niya parang disco ball. Silver! Shine, motherfucker! Shine! Yes! Madam Antoinette, yun pong damit nyo, hindi angkop pang isang taon na birthday, kundi pang club. Diyos ko Lord, sobrang sikip nga eh. Parang isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo. Hinayupa ka, Tonet! Ba't mo ginawa yun, Tonet? Si Wamos naman, tuwan-tuwa sa gilid. Pumapalakpak-palakpak pa. Sobrang proud habi niya. Sobrang proud niya na sumasayaw ka ng nakaganyang damit. Dapat Wamos, sa room nyo na lang yan ginawa. Sobrang nakakahiya yung ginawa nyo. Ha? Diyos ko, buti na lang, bawim-bawi sa kagwapuhan ni Meteor ang lahat ng kaganapan na yan. Kaya sa tuwing nakikita ko yung bata na yun, nawawala ang inis at stress ko. Walang niya. Ha? Kasi syempre, buti na lang at lumalabas. And alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, kung makita nyo talaga yung anak nito sila Wamos tsaka nito si Antoinette, grabe guys, sobrang gwapo talaga, kitang kita. Kaso lang kasi itong mga magulang niya, grabe, bakit nyo to ginawa, di ba? Dapat again children's party po yung ating title, ba't naging ganon, di ba? Tapos may nag-viral pa, alam nyo naman, viral na viral ngayon yung sayaw na sayaw nito si Antoinette. Anyway, sobrang pilit po ng sayaw ni Antoinette tulad ng nakita nating lahat. Muntik pa pong bumitaw yung upuan tas lumindol yung stage. Alam niyo yun? Literal na water. Water, inom na ng water yung mga bisita nyo. Ha? Kasi grabe, sa sobrang kaba nila na may mangyaring something sa'yo, Tonet! Diba? Sa ginawa mong sayaw, Diyos ko, parang Antoinette's birthday yung kinalabasan ng party. Parang gigil na gigil ka mag-celebrate. Dapat ikaw na lang mag-celebrate, Antoinette. Dapat ikaw na lang. Ano ka ba? Kung talagang sasayawan mo ng ganun yung anak mo, di ba? Huwag na. Ikaw na lang. Sa sarili mo, pa-birthday mo yon sa sarili mo. Di ba? Grabe ka naman. Akala naming lahat, Coco Melon ang team.
Siyempre, puta, children's party. Dapat talaga ganun. Coco Melon, di ba? Dapat mga ganun. May mga palaro, again, clowns and everything. Pero hindi, walang niya. Literal na Coco Melon mo yung sinungkalan mo doon. Ha? Salamat, Doc Yapi, ha? Ay, nako, Diyos ko. Diyos ko, Antoinette. Ano ba yan? Grabe. Mga kaibigan ko itong mga ito, mga kahombre ko. Yan naman talagang totoo. Yang Wamos na yan at yang Antoinette na yan, mga kaibigan ko talaga yan. Utang ina, kaibigan ko talaga yan. Kaso kailangan ko talaga silang real token. Ito talaga yung motibo ng video na to. Hindi ko inexpect, Wamos, na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang Wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka, ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala kaysa dyan kay Madam J. Costura. Ha? Walang yaka, nandun ka palang sa TV5, mukha ka palang lamok, magkakilala na tayo? Tapos kinalimutan mo ko? Ha? Porkit ngayon, madami ka ng pera, tangina, nag-5-bend ka sa Okada, ng birthday party ng iyong anak, nakalimutan mo yung friend mo na si MG. Walang iya ka, Wamos. Anong nangyari sa'yo? Si Madam J. Costura, 5 araw mo palang kilala, mas pinili mo pa siya kaysa sa akin? Paano naman, Wamos, hindi sasama ang loob ko, Wamos? Ano ba nangyayari sa'yo? Diba? Alam mo, Wamos, in-invite mo si Tony, si Merc. Siyempre, tinanong nila akong dalawa. Sabi nung putangin ng dalawang yan, MG, in-invite ka ba ni Wamos? Putangin na, sabi ko, hindi. Saan ba yan? Sabi niya, heh, kawawa ka naman. Si Madam J nga, inimbita, ikaw hindi. Putangin na, Wamos, masakit yun, man. Isang linggo akong nagkaroon ng anxiety, hayop ka. Isang linggo akong mangiyak-ngiyak, hinayupak ka. Hindi ako makamove on sa putang inang isipin ko na ito. Ha? Ambigat, hayop ka, ambigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya, ambigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya, kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko alam, Wamos, kung masama ba ang loob mo sa akin. Sabihin mo, Wamos, hindi yung pinapaasa mo ang kaibigan mo pa ako kahit hindi na. Diba? Alam mo naman, nang nitong mga nakalipas na araw, meron akong takot pagdating sa kaibigan. Meron akong issue sa friendship. Putang ina, Wamos, wala akong ginawang mali sa iyo, 'di ba? Man, wag ka ganyan, bro. Ha? At actually, dapat Coco Melon na lang talaga naging team nitong si Antoinette na ito. Or pwedeng Wilson the Bus. So, ayun naman pala, mga Facebook. 1 week daw siyang nagkaroon ng anxiety. Tawa ako sa'yo, mga gago, promise. So, ayun. Kaya nga siya gumawa ng music video para kay La Antoinette dahil nga dun sa kanyang nararamdaman kailangan niyang ilabas. Okay naman. Okay din naman yung ano niya, yung music video niya. Napanood niyo na ba, guys? So, kaya sa sitwasyon din naman niya kasi, kahit din naman ako siguro magtatampo ako. Kung ako sa sitwasyon din niya, na in-invite niya yung mga friends na kasama namin, then ako yung hindi niya in-invite, syempre magtatampo rin ako. I feel you, mga gago. 1 week na hindi nakatulog. Wamos, ha?